Mga eksperto, mga sangkay, nagsalita na patungkol po sa panganib na paparating sa ating mundo. Magandang oras po sa inyong lahat, mga sangkay mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Saba at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. So eto, mayroon po tayong update regarding po sa international news na itong mga expert ay nakitaan na po ng isang malupet na kahihinatnan ang ating mundo sa paparating na dilubyo ngayon na magsisimula umano ito ngayong taon. Eto po yun, mga sangkay. Bago natin pag-usapan yan, pakicheck po muna sa ibaba kung kayo na po ay nakapag-subscribe. Okay, sa baba ng video na to, may nakalagay po dyan na subscribe. Ang gawin nyo, pindutin nyo po yun. Tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Ulitin ko, i-click nyo po sa ibaba ang subscribe. Tapos i-click nyo po yung bell. Tapos i-click nyo po yung all. Okay, napaka-easy. Super duper easy lamang. Ito yung balita, mga sangkay. The coming El Nino is going to really hurt the world economy. So ito daw pong paparating na El Nino, tagtuyot, mga sangkay, tag-init na matindi, ay talagang makakasakit ito sa ating ekonomiya pandaigdigan. Hindi lamang po economy ng Pilipinas, economy ng China, economy ng Amerika, kundi world economy. Ayon po dito, mga sangkay. Ang nakapagtataka lang, no? Ang nakapagtataka, kahit dito sa Pilipinas, itong El Nino kasi, ito po yung panahon na tag-init. Pag tag-init, darating po siyempre yung tag-tuyot. Marami pong mga ilog, mga lawa ang matutuyo, mga sangkay. Maaapektuhan po na ito yung agrikultura. Ngayon, mga sangkay, nakapagtataka lang, ito. Bakit inuulan tayo? Di ba bakit inuulan yung iba't ibang parte ng ating bansa? I'm not saying na hindi ito totoo. But kung papansinin po natin yung paligid, parang iba po yung takbo, di ba? Pero, mga sangkay, sa ibang mga lugar, malala po talagang nangyayari pagdating sa init. Extreme nga kung tawagin sa kanila. El Nino is set to return and the warmer weather changes it will bring are expected to do a lot of damage this year, according to new research that suggests the global economy will take a big hit. Ang una pong matatamaan ng gusto umano ay ang ekonomiya ng buong mundo. Ayan po, mga sangkay, ha? Ngayon babalik umano, ang tawag po dito nila is Super El Nino. Mainit na panahon, mga sangkay, samahan pa po ng global warming, climate change. Naku po. Kaya nga lang, ayon po sa research dito, ang una pong matatamaan dito ay ang ekonomiya ng buong mundo. So bakit kaya, mga sangkay? What is El Nino? If you don't know what El Nino is, that's okay. Sabi po dito, the climate phenomenon isn't too difficult to understand. It's just a Spanish term referring to warmer water shifts in the Pacific Ocean. Okay. The changing of trade winds. During El Nino, sabi po dito, trade winds blowing west along the equator in the Pacific weaken and it brings a warm water, umiinit po yung tubig, mga sangkay, sa east toward the Americas according to the National Ocean Service. Okay. Pushing the flow of warm water east pushes the Pacific jet stream south from its normal position and this shift can cause areas of northern Canada and US to get warmer and drier. So, patungkol po ito sa pag-init po ng panahon, mga sangkay. Ito, changing weather. The National Ocean Service added that while the northern part of continent experienced drying, the Gulf Coast and Southeast got wetter and it usually led to increased flooding. So, ang nakapagtataka nga po dito, mga sangkay,
'Di ba nga po, magi-El Niño, pero bakit yung iba mga yung iba kasing mga lugar binaba? 'Di ba pa? Ano, paano i-explain ito? I want kumbaga hindi naman tayo sa nagde-demand. Kasi ngayon po talaga hindi na mahulaan gaano ng mga eksperto yung mga nangyayari pagdating po sa kalagayan ng panahon sa buong mundo. Pero ito halimbawa na lamang mga sangkay, yung mga bagyo na pumapasok. Ilalabas po ng mga ng weather update ng mga weather professionals and ano ba tawag diyan mga sangkay. Sabihin po nila na paparating na bagyo ay signal number 3 ang tatama sa Metro Manila bukas pagdating ng kinabukasan maaraw. 'Di ba? So ito din mga sangkay, nakikita po natin nagkakaroon po ng mga pagbaha. No? Ito, ito. According to National Geographic, El Niño can cause... ito, ito na guys, ha? Ang El Niño daw po ay posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagkatuyo. Mga, alam nyo naman siguro mga sangkay, yung mga nawawalan po ng tubig yung mga ilog. And many other service severe weather conditions that can generate typhoons in Australia and hurricanes in United States. Ah, okay. Dahil nga po sa init ng panahon, ito na guys, sa init ng panahon ng karagatan, mga sangka, especially dyan po sa Pacific, ito daw po ay nagki-create ng mga pagbaha at nagkakaroon po ng severe conditions. So, ibig sabihin, mga sangka, hindi lamang po ito init ang panahon o pagkatuyo. Ayan po, nagko-cause po siya ng mga pagbaha, mga pagkatuyo, ng kung ano-ano pang mga ilog, mga sangkay o mga lawa. Ito yung dulot ng El Niño. Kaya wag na pala natin itanong kung El Niño tapos magdudulot ng mga bagyo. Ayan po, nakalagay oh. Itong El Niño pala, posibleng magdulot ng severe weather conditions that can generate typhoons. Paano nangyari na mainit kang panahon, magkakabagyo? Ito nga daw po, dinadala po tayo ng El Niño na ito. Pagkatapos bumagyo, init na naman, grabing init, parang ganun po ang nangyayari. Which is totoo naman, nararamdaman po natin yan dito. Diba nga, pagkatapos na umulan, bigla na lamang po, bang, init ang panahon, grabe, tapos ang alinsangan pa. Diba, ayan po, typhoons, ano pa ba? Hurricanes. Ito, ito, mga sangkay, with the context in mind, it's easy to see how warming weather system could be set to wreak havoc on the world economy this year. But just how bad could things get for you? Kasi nga po, sinasabi po nila mga sangkay, di ba, na ang tatamaan pong una ay ang ekonomiya ng buong mundo. Which is totoo naman mga sangkay, alam nyo, kapag may El Niño, pag may El Niño, mainit ang panahon, tuyo lahat. Di ba, tuyo lahat. Paano pa mabubuhay yung mga pananim ng mga magsasaka? Diba lahat naman po tayo kumakain? Paano tayo kumakain? Dahil po sa mga magsasaka. Dahil po sa usapang agrikultura. Then, mga sangkay, ayon po sa pag-aaral, ito palang El Niño ay magdudulot din po ng mga extreme weather, severe weather, like for example, mga bagyo. Tapos pagkatapos magyo, init na naman ang panahon. Parang dilubyo po talaga ang mangyayari pala. In a study published in Journal Science, researchers calculated that the next El Niño might cost the global economy $3 trillion compared to a scenario where the world wasn't facing the climate pattern the verge note. Mm-hmm. So yan po ang mangyayari mga sangkay sa global economy, $3 trillion. Pero laki yung utang ngayon ng Amerika, 31 trillion, di ba? Ito, climate change and El Niño. Ano maganda to? The paper focused on understanding how climate variability affected El Niño's economic impact in the past cycles and showed that the damage dealt greatly to the affected countries. So may mga bansa kasi talaga, mga sangkay, na madali lamang pong tamaan kapag ka may El Niño, kapag ka may bagyo, kapag ka may baha. Like for example, yung Pilipinas. Diba?
napaka-prone po natin sa mga bagyo. So ito po ay part ng climate change, mga sangkay, na kailangan pong paghandaan ng buong mundo. Ayan po, ang ekonomiya ay tatamaan, mga sangkay, sa posibleng paparating. Ewan ko, mga sangkay, parang totoo na itong climate, itong El Nino eh. Diba? Parang totoo na, mga sangkay, na magaganap talaga. Ang sabi po nila ng mga expert, this coming June. Hanggang 2025 po ito, mga sangkay. So, ano sa tingin nyo? Talaga bang maaapektuhan nito yung ating buong mundo, ha? Yung ekonomiya sa buong mundo? Dahil po sa papasok na El Nino? Kayo ba ay naniniwala, mga sangkay, sa sinasabi po dito ng mga eksperto? I-comment nyo lamang po sa iba ba ang inyong mga opinion. And now I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube. At kapag nakita nyo na, click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.